Faith, nutriment. Marahil nagtataka kayo bakit faith, nutriment. Yan. Meron akong advisor dito pagdating sa English. Yan, Sir Jim. Yan. Yan, sabi ko, anong mas maganda? Food? Sabi, no, nutriment. Mamaya, bibigyan natin ng kahulugan bakit faith, nutriment. Ang realidad, mga matid, tayo ay kumakain araw-araw. Literally, physically, gusto natin lumusog, lumago para tayo makasurvive at tayo ay maiwas sa anumang karamdaman. Ganon din sa ating spiritual na buhay, kailangan natin ang masustansya at malusog na pagkain para tayo lumago at maging matatag. Kaya nga, faith, nutriment. Mga kapatid, aking ibabahagi sa inyo ang senior sa akin sa Facebook at ito ay makaka-relate kayo. Meron lumabi sa editor-in-chief, mga kapatid. At siya ay nagre-reklamo. Tingnan ninyo kung ano ang kaniyang inopen sa editor-in-chief. Ang sabi niyan, mga kapatid, a Charles Gower wrote a letter to the editor of the newspaper and complained. Ay reklamo, mga kapatid, that it made no sense to go to church. Sabi niya na every Sunday. Pero nilagay ko, every Saturday. Ito'y tumutukoy din naman sa atin bilang mga Seminary Adventist. Marahil, marami nagko-complain, marami nagsasabi, no sense na ang pagpunta. Si Elder Bato lang ang speaker eh. No sense, hindi na ako pumunta. Si Daddy lang ang speaker eh. Tutulung ako na lang. No sense, hindi na ako pumunta. Si Brother Maynard lang ang speaker. Mahaba yan, makakatulog ako. No sense, hindi na ako pupunta. Mga iba't ibang mga kadahilanan sapagkat gusto nating masatisfy ang ating sarili, pero in reality, mga kapatid, ang Diyos ang ating pinupurihan sa ating kalagitnaan. Ang Diyos ang ating pinapupuntahan. Ang Diyos ang ating pinakikinggan. Ang Diyos ang ating pinaglilingkuran, mga kapatid. So kailangan nating lumago spiritually. Paano tayo magiging matatag kung sasabihin natin, no sense, hindi na ako pupunta, tinatamad na ako. Kaya nga, sabi diyan, I've gone for 30 years. Ang sabi na nagreklamo. Now in that time, I have heard something like 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 sermons. For the past 30 years, na umaten ako tuwing Sabado sa loob ng church. Pero no sense pa rin. Wala pa rin. Mga kapatid, yan sabi pa na nagreklamo, but for the life of me, I can't remember a single one of them. So I think I'm wasting my time and the pastors are wasting theirs by giving sermons at all. Para bang, wala, sinasayang lang ng mga elder na yan, mga pastor, ang kanilang mga sinisermon. No sense naman sabi niya. Napakarami ko na narinig na mga sermon. Pare-pareho lang. Paulit-ulit lang. Alam ko na yan. Pero magtataka ka, bakit pabalik-balik pa rin? Ano, Brother Maynard? Anong dahilan? Okay, mga kapatid. Kaya nga, ang editor-in-chief ay nagtataka. Hindi niya alam kung ano may isasagot niya. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Ang isang reklamo na ito, hanggang i-announce ito kung sino yung pwedeng magbigay ng solusyon doon sa tanong ito, mga kapatid. Kayo kaya, ano kaya ang i-advise ninyo? Kung kayo ang tatanungin at meron lumapit sa inyo na ganito na nagreklamo na kapatid sa loob na iglesia. Bisa na nga lang sa isang linggo at ito'y Sabado, parang hindi na tayo excited na bumangon, hindi na tayo excited na pumunta ng church, mga kapatid. Pagka ganun ang ating pong nararamdaman, mga kapatid, may problema tayo sa ating pong relasyon sa Diyos. Kapatid, totohanan yan. Kaya ako'y natutuwa sa mga kabataan na maaga pa lang ay nandito na sa church, bibihira sa mga kabataan, mga kapatid, bibihira. Kaya mga kapatid, sa kaniyang pag-announce, merong isang nag-confide. Hindi yung sagot doon sa tanong, kundi nakita niya yung sagot doon sa isang taong lumapit sa editor-in-chief at meron doon siyang inopen sa kanya. Alam niyo ba kung ano inopen sa editor-in-chief? Okay. Ang sabi niya, mga kapatid,
I've been married for 30 years now. I've been married for 30 years now. Ako'y nasa 28 pa lang yata. Hindi ako nagkakamali. Mas matagal ito. In that time, my wife has cooked some 32,000, 40,000, 5,000, or 10,000 meals. Imagine, mga kapatid. Kasal na siya sa kanyang 30 taon. At ang kanyang asawa ay pinagluluto siya na hindi mabilang ng mga menu, mga kapatid, sa loob ng 30 years. At ang sabi na nag-open na ito, but for the life of me, tanda niyo, mga kapatid, I cannot recall the entire menu for a single one of those meals. Kayong mga ama ng tahanan, may natatanda ba tayo dun sa mga niluluto na ating mga misis? O, maaaring prito, maaaring dilaga, pero yung menu sa araw-araw, mga kapatid, ang sabi ng taong ito, wala akong matandaan kahit na isa dun sa mga menu na kaniyang niluto. Ang sabi dito, but, tignan niyo sagot niya, I do know this they all nourish me and gave me the strength I needed to my work. Mga kapatid, maraming menu ang kanyang niluto, wala siyang matandaan kahit isa. Pero ito nagbigay sa kanya ng lakas, ng sapat na sustansya para sa magpatuloy sa kanyang mga gawain. Kaya nga, nagkaroon ng conclusion. Ang sabi dyan, if my wife not given me those meals, I would be physically dead today. Likewise, if I had not gone to church for nourishment, I would be spiritually dead today. Kaya kailangan, mga kapatid, huwag tayong tatamad-tamad sa araw ng Sabat. Huwag tayong magpapalate sa araw ng Sabat. Tapusin natin ang araw ng Sabat. Sabagat ang Diyos ay naghahanda ng eat all you can na pagkain. Eat all you can. Sabagat ito ang kailangan natin para tayo ay lumago. Tingnan ninyo yung definition ng nutriment, mga kapatid. Ang sabi dyan, promotes growth, provides energy, repairs body tissues, and maintain our life. Maintain our life. How can we maintain our spiritual life kung tayo tamad? How can we maintain our spiritual life kung tayo mismo ay ayaw natin dumalo ng maaga at maaga natin tinatapos ang Sabat? Ito yung realidad na nangyayari hindi lamang sa ating church, maging sa ibang church, mga kapatid. At kapag nakita nila naka-schedule na speaker, wag yan. No sense, doon na lang ako. No sense, matutulog na lang ako. No sense, dito na lang ako. No sense, mananalangin na lang ako. No sense! Dito na lang ako sa bahay at magtitika. Mga kapatid, saan tayo dinadala ng Diyos pag-araw ng Sabat? Sa kanyang iglesia, sa isang malaking piging na ang Diyos ay naghahanda ng sari-saring pagkain para tayo lumago at lumusog. Kaya mga kapatid, as a church, as an individual na tinawag ng Diyos, mga kapatid, nasain natin ang pagkain ito na siya magpapatibay sa ating buhay. At ang nagbigay mismo ang Diyos, katulad ng mga Israelita, nung panahon na sila'y naghahangad ng pagkain, ang sabi ng talata sa Exodus 16:4, I will rain down bread from heaven. I will rain down spiritual food for you and for me. Abay, kung dadating tayo ng alas 11, tapos na, katulad na limbawa na karang Sabado, sabi sa akin ng kapatid, tapos na po ba ang sermon? Akala niya, nag-i-start pa lang. Ang hindi niya alam, tapos na. Bakit? Eh, alas 11 dumating. Eh, si Brother JR ay parang inahabol ng 10 kalabaw kapag nag-sermon. Eh, kaya natapos ka agad yung sermon. Sino nawalan? Mga kapatid, ang nais na Diyos huwag tayong mawalan. Ang nais na Diyos na tayong makinabang. Ang nais na Diyos na tayong lumago. Manatili tayo, maaga tayo, magsibag tayo sa loob ng church. Ito'y para sa ating paglagong espiritual at ang matibay na pundasyon na nais
ng Diyos para sa atin ay ang palagian na pinakikinggan ang Diyos. Pangalawa mga kapatid, ang sabi diyan, in their hunger, you gave them bread from heaven. Sa kagutuman ng mga Israelita, nagbigay ang Diyos ng pagkain. Hindi sila naghanap, hindi sila nagpagod, kundi ang Diyos ang nagkaloob. Same thing happened mga kapatid sa atin. Hindi kailangan natin magpagod para mahanap ang spiritual na pagkain. Ang kailangan lang ng Diyos para sa atin ay puntahan siya ng maaga dito sa church para tayo ay makinabang. Mga kapatid, narito ang heavenly nutriment na binabanggit. Sa ating kapanahonan, ang sabi dyan, Jesus said to them, very truly I tell you, it is not Moses who has given you the bread from heaven. Ang sabi niya mga kapatid, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. Ang Diyos, kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Wala tayong dapat sabihin na ito na-achieve ko mga kapatid. Pag natin titignan ang kagalingan sa pagsasalita at pagtayo ng bawat lalaki at babae na itatayo ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ang palagi natin tignan ay ang Diyos na nagkakalob, nagbibigay, nagpapakain sa atin ng pagkain. Kami mga waiter lang na siniserve. Na nagluto mismo ang Panginoon. Ginagamit tayo para maging waiter sa inyo. Para inyong malasap at maranasan ang pagkain ng Diyos. Hindi lang doon nagtatapos ang pagdidiin ng Diyos para purihin natin siya, para itaas natin siya, para luwalhatiin natin siya. Ang sabi pa ng aklat na John chapter 6 verse 51, I am the living bread. Ako ito mismo. Sa pagpunta ninyo sa church na kailangan ninyo yung spiritual na pagkain, ang sabi niya, ako ito mismo. Nakalakasan ninyo, ako ito mismo na katatagan ninyo, ako ito mismo na kailangan nyo para kayo makasurvive. Kapatid, kung nasasaktan tayo, nasasaktan ng Diyos. Kung namumroblema tayo, namumroblema ang Diyos para sa atin. Kung ang Diyos ay umiiyak dahil nakita tayo umiiyak. Ang kailangan lamang natin ay ang pagkain galing sa Kanya. Para kung maharap tayo sa ganitong sitwasyon, mga kapatid, kaya nating harapin ang ating mga buhay. Mga kapatid, when you are down to nothing, when you are down spiritually, when you are down emotionally, when you are down physically, and when you are down materially, dahil sa pagkalugi, dahil sa problema sa tahanan, God is up something. Ang Diyos ang magkakaloob. Ang Diyos ang magbibigay. Ang Diyos ang tutugon. Ang kailangan lamang natin, have faith in Jesus. Why? Faith sees the invisible. Faith believes the incredible, and faith receives the impossible. Mga kapatid, kaya doon sa 30, 40, 50 years, nasawa na kayo sa sermon, pero paulit-ulit, the same time, bumabalik pa rin kayo. Why? Because the faith nutriment. Because the food na siniserve ng ating Panginoon. Hindi natin namamalayan, lumalago tayo, tumitimay, tumatatag sa ating spiritual na mga buhay samantalang nag-aantay tayo sapagkat ang sabi dyan, meron tayong pananampalataya na pinapakita ang mga bagay na hindi nakikita para tayo makasurvive. At ang sabi dyan, ating pinapaniwalaan ang mga bagay na incredible kaya tayo nananatili na nasa loob ng church. At higit sa lahat ang sabi dyan, tinatanggap natin ang mga bagay na imposible. Bagay na imposible. Experience na ninyo, kapatid? Ako, personal na experience ko. Why? Dahil ako'y makasalanan, dahil ako'y lasenggo, dahil ako'y drug addict. Pero ang imposibleng ginawa ng Diyos, binago ako. Yun ang pinakamasarap sa lahat.
Kapatid, kaya nga sa araw-araw nating buhay, we thank God for our physical and our spiritual nourishment. Kaya mga kapatid, remember this text, our key text, trust in the Lord with all your heart. God bless us all.